Hi everyone! Welcome back to my channel and for today's vlog. Since may mga nagtatanong, ano nga daw ba yung ginagawa kong skincare routine? Ito na, i-share ko na sa inyo mga moms. I'm not saying this as an expert kasi hindi naman ako expert. Yung mga sinasabi ko or sinishare ko ngayon sa inyo, based lang to sa mga ginagamit kong products na nag-refer me. At kung interesado kayo at gusto nyong malaman kung ano nga ba yun, please continue watching and don't forget to click the subscribe button below. Dahil may mga nagtanong nga kung ano ba yung skincare routine na ginagawa ko, i-share ko sa inyo ngayon since ready na akong matulog, kaka-uwi ko lang from work, at gustong-gusto ko na maghilamos, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga products muna na ginagamit ko for my skincare routine. Limang products lang naman yung ginagamit ko. Meron akong makeup remover. Sumunod nun, syempre, kung may makeup remover tayo, meron tayong toner. Yung toner naman na ginagamit ko, ginagamit ko yan para ma-prepare niya yung skin ko for the moisturizer that I'm using, which is yung Madeca Derma. And by the way, yung Madeca Derma, I've already mentioned it sa previous kong vlog, and if you haven't watched it, I'm gonna paste the link down below the description box. And after kong gamitan ng toner, ay na nga, gagamitan ko siya ng Madeca Derma Cream. So yun, syempre, bago ko gamitin yung tatlong products na yun, maghilamos muna ako. Dalawang facial wash yung gamit ko. Mas prefer ko kasi yun kesa sa sabon, yung facial soap. So, di na ako mapapaligoy-ligoy pa. Yung dalawang facial wash na gamit ko, yung una ay Clean and Clear, and yung pangalawa ay Pond's Acne Clear. Ito yung una, yung Clean and Clear. It says, it controls oil and removes 99.8% of pimple-causing germs. So, ito yung ginagawa ng Clean and Clear. Matagal ko na itong gamit ever since college ako. Ito na yung ginagamit ko. Ito lang yung naging hiyang sa skin ko. Skin type ko kasi dati na sobrang dry niya. Tapos, kapag pagka na-haggard na, nagiging oily siya. So, ganun. Hindi ko siya maintindihan. Tapos, ito, nung ginamit ko, okay naman siya. Pero dahil nung nag-work na ako, feeling ko may kulang na. Kaya ang ginawa ko, gumamit din ako ng isa pang facial wash. Ito yung pants na gamit ko. Kung makikita nyo, it's also for oil and acne prone skin. So pareho silang oil and acne prone skin. Kasi nga, yung skin ko, oily siya. Tapos acne prone. Kailangan kong gumamit ng ganitong mga klaseng product. So para sa akin, nag-work tong dalawang product na to. These products might not work for you kasi hindi naman tayo lahat magkakapareho ng skin type. So probably yung iba baka hindi hiyang yung pons, o kaya yung iba baka hindi hiyang dito or may ibang product na ginagamit, and that is okay. As long as alam niyo yung mga product na okay sa skin nyo, it's okay. Ito na yung gamit ko for cleansing my face. So, feeling ko hindi pa siya enough. Kasi, I am always wearing makeup every day. So, kailangan ko na mas ma-deepen yung pag-cleanse ng face ko. Ngayon, dyan papasok yung ginagamit ko na Garnier Micellar Cleansing Water. Ito siya, mga moms. Ayan. So, nakita niyo naman, paubos na siya. Kailangan ko na bumili ng bago. Gamit na gamit. Ito kasi yung ginagamit ko every night. As in, kailangan kong matanggal yung residue ng makeup. So, gagamitan ko siya ng makeup remover. At itong ang ginagawa ng micellar water na to, or cleansing water na to, ay it removes makeup, plus it cleanses, plus it mattifies. Tapos, it's also for oily and acne-prone skin. So, yung mga, kung napapansin niyo yung mga product na ginagamit ko, para lang sa type of skin na meron ako. So, yung iba sa inyo, baka hindi naman oily, baka sobrang dry, ganyan. May mga product that really suits your skin types. Advice ko na lang, mas maganda na gumamit kayo ng products na talagang para sa skin type nyo. So, for example, dry yung skin nyo. E di, bumili kayo ng product for dry skin, so that it will moisturize your skin. Anyway, after ko gumamit ng makeup remover, so nakapaghilamos na ako, tapos nakapag-makeup remover na ako, it's now time for my toner. And yung toner na ginagamit ko ay Nivea. So, ito yun mga moms.
Itong Nivea na to, it also mattifies my skin. And it's for oily skin as well. So, sabi dito, it's a mattifying toner. It's for pure and shine reduced skin. Kasi nga, pang oily skin siya. It tones the skin deeply and removes residues. Reduces excess sebum and oil with its mattifying formula. It also maintains skin's natural moisture balance. So, ito yung ginagamit kong toner. So, dahil skincare routine nga itong pinag-uusapan natin, ready na ako na maghilamos and matulog. At unang-una, dahil nga I'm wearing mascara at mahirap siyang tanggalin kasi smudge-proof yung mascara ko, I need to use Garnier Micellar Cleansing Water. Right amount lang, ayan. Right amount lang ng makeup remover para matanggal ang aking mascara. So, ito na. Tanggalin na natin. Feeling ko naman wala na siya. Ito siya, ganyan siya katami. Ayan, so natanggal na yung mascara ko. Ngayon, ready na ako na maghilamos. So, magbabalik ako mga mamshi. Maghilamos lang ako ng mukha. Sasuot ko lang to para hindi sumabit yung hair ko habang naghihilamos ako. At magbabalik ako. Hi guys! And I'm back. At nakapaghilamos na nga ako. So, ayan. At ngayon, ready na ako maglagay ng mga kaekekan ko sa mukha. So, unang-una natin inalagay ay ang ating makeup remover. Kuha lang tayo ng cotton pad. By the way, itong cotton pad na binibili ko sa Miniso ko lang ito nabibili for only 88 pesos ata or 99. At sobrang sulit na to kasi tatlong ganito yung mabibili mo. Mabibili mo siya ng per pack. At sa pack na yon tatlo yung laman na ganito. And, ano ba to? Hindi ko alam kung gaano karaming pieces to eh. Basta, ayun, makikita niya naman siya sa Miniso bago kayo pumasok, andun na naka-display na itong mga ganitong cotton pad. Sobrang mura lang niya. Ito na nga, lagay lang tayo ng makeup remover. Tapos, ilagay natin sa ating mukha. Yan. Ito yung dumi na tira pagtas ko maghilamos. Ayan, hindi ko alam kung kita nyo siya eh. Ayan, basta madumi siya. Since satisfied naman na ako sa nakuhang dirt nung makeup remover, mag-move on na ako sa aking toner. Yes, mag-move on. Charot. So, ayun. Again, make sure na right amount lang yung malalagay nyo na toner. So, ayan yung ginagamit kong toner. Ito siya. Right amount lang ulit. Ayan. So, lagay lang natin siya in a circular motion din. As long as kaya mo circular motion dyan, best. Go! Medyo nagbe-breakout lang ako dito banda sa may no, kasi alam niyo naman pag girls, kapag bago ka magkaroon or during your period, magkakaroon ka ng acne, either back acne o kaya sa mukha mo lalabas, o kaya naman yung iba masakit yung balakang or nahihilo, o kaya masakit puson, ganun. Ako, since hindi naman ako tinatablan ng mga yan besh, ng mga sakit-sakit, ayun, pinuntiri ako ng pimples. Patuin lang natin ng onti yung ating fez kasi medyo basa pa siya. So, dahil tuyo na nga yung aking fez from toner, gagamitan na natin siya ng Madega Derma. So, ito yan. Sentilan 24. Pagtas kong gumamit ng facial wash, tapos ng makeup remover and ng toner, gagamitan ko na ng Madega Derma Cream. So, tamang amount lang din yung ilalagay natin kasi makapal tong cream na to. Ayan, dito, sa cheeks, sa forehead, dito,
Okay. Dagdag lang tayo ng onti, mga ganito. So, lalagay ko siya sa forehead. And dito. So, after kong maglagay, kung napapansin nyo, naging makinang yung mukha ko. And feeling ko talagang na-moisturize siya. And sobrang ready na akong matulog. At dito na nga natatapos ang vlog na to. Sana magkita-kita tayo for my next video. Please stay tuned. Thank you for watching. Goodbye for now.